Mabuhay yan! Magandang araw po mga kabayan. Sana naman po ay safe po ang inyong araw. Maraming salamat naman po sa inyong oras. Ngayon po ay magluluto po tayo ng mukbang. Isa na naman pong pagmamarunong na lutuin at pinakapaborito kong lutuin dahil kanina umulan, ngayon mahangin, medyo malamig at baka po umulan kaya dito po muna tayo sa terrace. Ngayon naman po, wala nagsasalita, lagi ako, lagi may ganun. Bisa na po natin. Medyo dumadampi po ang lamig ng hangin. Tama-tama sa may tama-tama ang sa nawala. Nawala yung tula. Mamaya mo na lang. Tama-tama ang sabaw sa aking nagugutom at nagdidilim na paningin. Yung po dapat. Hindi pa pala bukas. Sandali. Alam po ninyo, ang pinakamaganda po sa baboy, gagamitin ko po liyem po, skinless, at maninipis po ang hiwa. Ayan po, makikita po ninyo. Yan. Ang pagkakaiba, parang bacon slice. Bacon slice po, pero liyem po ito. Pork belly. Ito, medyo mura po mga pork belly po dito sa Finland. Alam po ninyo na ang pinakamasarap po sa sinigang, noong araw po, magpapainit po ng kawali, yung mga baboy, yung may konting balahibo, susunugin po para matanggal din po yung mga ibang bakterya, masunog po yung balahibo, tapos lilinisin. Ganun din po gagawin natin, kaya na syempre ito po, malinis na po. Gagawin po natin, dahil maraming mantika po ito, lalagay po natin yung ilalim, yung may mantikang parte. Pagmamantikain po natin. Ayan. Kapag tinatalsikan na kayo, kapag nakikita nyo po medyo na nasusunod na po ilalim, baligtarin po ninyo. Napakaganda po na resulta. Ayan po. Nag-golden po, di ba? Yan lang po natin. Ito, sinangkutsa rin po ito. Sinangkutsa na nagmamantikang sinigang. Napakasarap. At kapag naghihiwa-hiwalay na pong ganyan, ibig sabihin po noon, natagal na yung malagkit na parte ng karne. Nagre-release na po siya ng taba. Lagyan po natin ng konting asin para mas mag-release ng taba. Lagyan po natin mabuti. Habang nagre-release po ng liquid o ng taba, lagyan na po natin ng kamatis at sibuyas. Sibuyas na mura po ang gagamitin ko para mas malinamnam. Gigisa po natin sa sariling mantika, di ba? Gusto ko po sa kamatis. Durog o yung medyo kumukulay po sa sabaw. Napakasarap po ng garo. Ayan po, napakaganda na ng resulta at nadudurog na po yung kamatis. Konti na lang, gusto ko yung durog na durog po. Ayan po, malabo na ang kamatis. Ibig sabihin, malambot na po. Madaling durugin pag malabo. Dito na po tayo nalagay ng tubig.
Yung baboy na bili ko na po, malinis na po yun. So po talaga sa sinigang maraming sabaw. Yung nalulunod ako. Saka gusto ko po yung talagang mainit na mainit yung napapasok po yung uso ko. Yung po gusto ko sinigay ako po nung konting init lang. Kaya pagkakain po ko sa kainan, minsan nagre-reklamo po yung mga tinda, lalo na sa karinderya, pag nagpainit po ako. Sabi ko yung napapasok ako. Taas minsan magpaparinig. Yung gas eh, kay malamahal daw. Eh dapat din na sila nagtinda kaya nila mag-init. Bakit di sila bumili ng microwave? Kuryente naman. Di ba po di? Kung gusto nyo, syempre masatisfy ng customer, di ba? Saka yung sa presyo, di ba? Pabalik-balikan. Servisyo is the key. Kahit na gano'ng kasarap ang tinda po ninyo at masungit kayo, hindi na kayo babalikan. Yan. Kailan po natin kumulong. Mas mabilis po itong maluto dahil maninipis po ang hiwa ng liyempo at skinless pa. Hindi po ako masyado nakapagtanim this year. Pero next year, next spring, mas dadamihan ko po yung mga gulay. Babagihin ko po yung arrangement. Kasi na-realize ko yung iba, hindi masyadong nasisikatan ng araw. Yung iba, kailangan na gulay at mga prutas, happily said. Iba talaga kailangan na arawan ng maayos. Ayan po, kumukulo na. Kung titignan po ninyo, parang malapit ako, pero malayo po. Ito po, sandi pa. Lalagyo ko na po ng pang-asim. Depende po sa inyo kung magi or nor. Tama rin soup base dahil wala na mga sampalok dito sa Finland na fresh. Makakabili po kayong sampalok. Madalang pa sa dating ng chismis. Gusto ko po talaga nilalagyan muna pang-asim bago yung mga gulay. Kasi doon ko po malalasahan yung linamnam. Kung lumasa yung karne ng maayos. Tapon natin kumulo. Ang gandahan ko pag durog na kamatis. Lalo na po kung may gabi. Medyo malapot po yung sabaw. At pinakamasarap po sa sinigang. Yung pangatlong pinagugasan po ng sinaing na bago. Dali, hindi pa yata lumalas yung pangalim. Ayun, sumisipa na. Una po muna natin ilagay yung mga matagal maluto. Siyempre pag nasa restaurant naman po kayo, di ba? Okay, mga if so serve nyo, minsan matigas yung half cook. Tingnan nyo naman yung serve nyo kung walang ipin, baka diba? Medyo lutoan nyo ng konting gulay. Hindi nyo naman tatanong eh, may ngipin ba? Totoo po ba yung ngipin nyo? Hindi naman. Hindi ka. Ayan, anampun muna natin yung labanos. At bagyo beans po ang gagamitin. Gusto ko mas maraming bagyo beans. Mahilig din po ako sa sinigang yung misita. Napakasarap. Nanay ko po pang isisinig, isinigang Tagalog po talaga. Sitaw, kangkong, gabi, talong. Wala po tayong okra eh. Wala pong nabili. Kompleto po talaga pang isisigang po nanay ko. Yan. Yung presentation, kung iba-blanch nyo yung mga gulay, ibig sabihin,
yung pinalubog lang ng bahagya sa tubig na mainit, okay lang yun. Pero mas maganda lumasa yung gulay sa sinigang. Mas masarap. Kasi pagkakain tayo sa makinang, di ba nakahiwalay yung gulay. Hindi nyo ma-appreciate masyado yung lasa ng sinigang kasi hindi lumasa yung gulay sa sabaw. Ano po, medyo lumapit sa sabaw. Dahil nadurog yung sibuyas at yung kamatis. Pero yung mas masarap. Naku po, laban na laban na po ang mukba natin mamaya. Ay, medyo mahangin. Malamig ang panahon. Yan. Ah, kaya po pala lumapit yung sabaw. Sinigang na may gabi po ito, Nor. Hindi po ito promotion ha. Kaya pala pong mga nasa abroad. Meron din po sinigang na may sili. Hindi ko po alam kung Maggi or Nor. Kung pareho po silang may sinigang na gabi o sinigang na may sili. Hindi ko po alam masyado pagkakaiba. Mahilig po sinigang pero hindi ko po masyado ina-analyze yung mga yung mga process. Kasi yung, mostly hindi po ako gumagamit ng process. Gusto ko po talaga tunay na sampalok. At saka binibili ko lang po talaga Maggi or Nor yung plain sampalok lang po. Napansin ko po kayo, may gabi to. Kaya pala medyo malapot tong sabaw. Oo, sarap. Pero sa sinigang, hindi ko po masyadong feel ang ano, talong. Okra, okay po. Sito, sigarilyas. Naku, saka yung bataw. Sarap din po yung sa sinigang. Ayan po, huluan na. Lagyan na po natin mga huling ingredients. Sili, green. Depende po kung anong klaseng sili po gusto nyo ilagay. Maglalagay din po ako ng buo na maanghang para hindi po umanghang sa sabaw. Pagkakain ako, kakamasin ko na lang po sa patis. Morang sibuyas. Spinach, kasi wala pong kangkong. Maganda po itong substitute. Sa sinigang ko, wala po kayong kangkong. At gusto ko po, sa sinigang, syempre, yung nilamnam, gusto kong may patis. Hindi naman po masyadong maalat yung sabaw eh. Kaya, yung pampabango, sa amoy ng sinigang patis. Ah, diba? Ayan po, luto na po ang ating sinangkutsang nagmamantikang sinigang na may kabi. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat na naman po at sana ay naging maayos po ang inyong araw. Maraming maraming salamat po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Pasensya na po ha. Kasi ko lang po itong impresyo. Sana na po ay naging maayos po ang inyong araw na po ilalagay. Sana hindi po nakaka-istorbo. Bago pa tayo mag-umisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na sa inyong biyayang binigay po sa amin sa araw po na ito. Abay ang bawat isa po ay umiral po ang pagmamahal, pagiging mapagkumbaba, pagkakaisa po sa pamilya dahil doon po nagmumula ang katiwasayan po ng isang pamayan ng Panginoon. Yan po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat, saka na Jesus, amin. Yan, pisan na po natin. Walang po gutom-gutom na. Una nga naman ako ng lamok. Ako ang minumukbang naman dito ng lamok. Marami lamok ah. Yan ko na nga siya. Sana humangin naman. Ayan po. Paksin ang kutsa talaga. Labanos, chuelas,
Yan. Yan, panalo na. Ayun mo na ako sabot sa kanin ko. Yan, ito pa rin ako malakas. Yan. Dali lang po ka. Kukuha lang po mosquito repellent at ayan po, okay na. Binali ko po muna yung sinigang kasi baka lumbig. Sabong na lang po muna ilalagay ko rito. Itong mga gulay. Ito sa may kanin ko na ilalagay. Sili sa may patis kakamasin natakam na malamig po dito sa labas at temperature po ngayon plus 17 lang, pwede naka darang o naka harap ako dito sa may kalan na kainit, huwag naman bumuho sa akin. Kasi kung muna yung patis. Yan. Parang maganda laban. Sarap. Lasang-lasa yung... Itong sinigang sa gabi. Lalasan talaga yung gabi kahit paano. Alam mo kay sarap. Manghang pala ang sili na yun. Ewan ko po kung anong variety ng sili yun. Mas mahal sa labuyo na mula ko dun ah. Para sa lang ah. Hindi ka tulad ng Thai chili, hindi masyadong mahal. Tumahal. Mas malaki siya ng konti sa Thai chili. Sarap. Pag sinigang po, ayoko mag-eksperimento ng kung ano nung gulay po ilalagay. Kasi minsan, hindi po talaga, hindi ko po pila. Pero depende naman po sa inyo, anong gulay po gusto nyo halos sinigang. Gusto nyo, ilagyan nyo na cauliflower o broccoli, di ba? Baka po iba naglalagay ha. Sila akong pagtawanan, sorry. Naiyak ako dun sa sili. Excuse me. Mas malaki po ito sa ano eh. Kunti konti lang. Para mas maganda naman ang laban. Sarap kasi may konting angang eh.
Sarap, may labanos. Ayun. Ang mga sabaw po talaga, kaya na gano'ng kalamig ang kanin po. Itong kanin ko, mainit-init naman po ito. Microwave. Kaya gano'ng kalamig. Init yun ah. Init yung kanin nyo. Kapag lagyan nyo ng sabaw na mainit, napakasarap. Kanina pa po katakam na takam sa sinigang. Mula na damating po ako dito sa Pilipinas, hindi po tayo nagsinigang ano, dito sa labas. Dito po sa labas ha. Sarap po nito. Liyan po. Buti may tinitinda pong ganito. Skinless. Pasarap. Pilipinas po, bagay na bagay po. Magantong ulaman. Kahit kangkong lang sa bakura, buti may tanim akong kangkong lagi. Adobo at kaya sinigang.
Nawala ang mga lamok. Umangin. Dito po kahit anong oras, malamok kapag walang hangin. Hindi katulad sa Pilipinas tuwing umaga. Ano lang, mga pagtuntong ng alas 6. Sa prahang talaga ito sila na ito. Sili. Pag anghang na anghang kayo, anit po ninyo, di ba? Sarap. Sarap na pagkakatimbla ko sa sinigang na to. Napakasarap. Paano po? Maraming maraming salamat po sa inyo oras tayo nila sa pinilakalakbay. Bago pa tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Kaya na maraming maraming salamat po sa biyaya po ninyo binigay sa araw po na ito. Naway maging maayos po ang kalagayan ng bawat sa Pilipinas dahil tagulan na rin po. May maayos po na napapagsaluhan. Naway pasalamatan po ng bawat isa kung ano po ang dumarating sa kanilang buhay. Mapamalit, mapamalakadarin po. Galing po sa inyo. Pasalamatan po talaga. Dapat ng buong puso. Excuse me. Dahil sa araw-araw po namin ng araw-araw po namin paghinga at paglamang po sa buhay ay biyaya po mula sa inyo. Maraming salamat po. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Excuse me lang po ah. Nabundat ako ng gusto. Ano po, maraming maraming salamat na po sa inyo oras na sa inyong oras na inila sa pinilakalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.